Nananatili pa rin sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea ang daan-daang Chinese fishing boats na sumilong lamang daw nang maabutan ng masamang panahon. Sa pagpapatrolya roon ng Armed Forces of the Philippines, ilang beses itong binalaan at tinangkang itaboy ng China Coast Guard. Pero hindi nagpatinag ang ating Air Force. May report si Chino Gaston. Nagpalipad ng Philippine Air Force ng C-295 aircraft para magsagawa ng maritime patrol sa West Philippine Sea at tingnan ang sitwasyon sa Julian Felipe Reef sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Papalapit, may nagradyo mula sa ibaba. Halos di maintindihan pero malinaw na palapit na raw sa Chinese Reef at kailangang umalis agad ang Air Force. Limang beses sinabihan ng Philippine Air Force at binalaan. Pero sagot ng piloto, "This is Philippine Government Aircraft, Charlie 29 Airfan. We're conducting routine maritime patrol over Philippine EEZ. And we're proceeding according to our plan. Over." Paglapit sa Julian Felipe Reef, mula sa itaas, kita ang daan-daang Chinese vessel sa karagatan. Dikit-dikit ang mga ito at halos di gumagalaw. At nakapalibot sa Union Banks o mga bahura kung saan isa rito ang Julian Felipe Reef. Mula sa ipapawid, kitang-kita natin na narito pa rin ang nagtutungkulan dito mga Chinese fishing boats sa may Julian Felipe Reef na pasok na sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, narating na mga Pilipinong mamahayag ang lugar na ito. Ayon na mismo makakapagkumpirma na andyan pa ang mga Chinese fishing boats, hindi pa rin sila umaalis. Kahit ang paliwanag dati ay sumisilong lamang ang mga ito dahil masama ang panahon. Pero kita-kita natin sa video, napaka-init po at napaka-araw po ng panahon sa parting ito ng West Philippine Sea. Kinuha na ng militar ng litrato at video ang mga barko at istruktura na nadaanan sa pagpapatrolya. Sa ilang bahura at isla ng Union Banks, mga Vietnamese naman ang nakaposte at nagbabantay. Sa ibang parte ng Kalayaan Island Group, makikita ang mga konkretong outpost at mga boat shelter. Ang ilan, tila binutas ang mga bahura para makapasok ang mga barko. Namataan din ang isang puting barko ng Chinese Coast Guard malapit sa bahurang okupado naman ng Vietnam. Pero wala nang istrukturang hihigit pa sa laki, lawak at magpapakita ng lakas ng China kesa artificial island sa Mischief Reef na inukupan na nila noong 1995. May napakahabang runway at mga hangar para sa mga eroplano, flight control towers, boat shelters at mga living quarters na di kalayuan sa track oval at swimming pool. Sa ibang parte ng artificial island, tuloy ang paghukay ng buhangin at pagtatayo ng mga istruktura. Halos ganito ding kalaki ang mga artificial island sa Subi malapit sa Pag-asa Island kung saan meron ang Pilipinas na runway na gawa sa buhangin at natayuan na ng beaching ramp at boat shelter. Noong nakaraang linggo, nag-usap na ang Pangulong Duterte at si Chinese Ambassador Huang Xiliang na nagsabing hindi mga fishing militia ang mga fishing boats. Aalis rin daw doon ang mga barko pag bumuti ang panahon. Apat na lamang ang Chinese vessel na nakita natin sa Julian Felipe Reef, which is part of pagkakaisa reef, at meron ding nakita doon nga sa mga karating ng mga bahura. Napasok din ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nagpahayag ng suporta sa Pilipinas ang U.S. Secretary of State sa report ng pananatili ng mga Chinese vessel na nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ganun din ang Canada, Japan, United Kingdom at Australia. Ang hindi pag-alis ng Chinese, hindi na ikinagulat ni UP Professor Jay Batumbakal. I don't expect it to be fully emptied, but they will want to take some of the tension off the incident by dispersing the fleet, given what they're dealing with in all other, with so many other issues. They don't want additional problems, kumbaga. Inulit ng National Task Force on the West Philippine Sea ang panawagan sa mga Chinese vessels na tinawag na maritime militia na umalis na sa Julian Felipe Reef dahil may delikadong epekto raw ito sa navigation at safety sa naturang lugar. Maring may ginagawang illegal na aktibidad daw ang mga ito sa gabi at maaring makasira ng maritime environment. Patuloy ang pagbabantay at surveillance ng Philippine Coast Guard sa bahura at ang AFP
magdadagdag pa ng mga barko at patrols sa West Philippine Sea. Mula Puerto Princesa, Palawan, Chino Gaston, GMA News.